Ito nga daw ang naging sikreto ng Lakers kung bakit nga daw sila nanalo ngayon laban sa Pistons pati na rin sa kanilang kakaraang game laban sa Brooklyn Nets. Ayon, dito kay Coach Durbinham. Pero bago nga natin yan pag-usapan, ito muna ang si Luka Doncic. Dahil matapos nga na si Jason Tatum nakaraang linggo ay number 1 bilang MVP, umangat na muli itong si Luka Doncic dahil nga sa kanyang mga performance lately. Ganyan talaga ang MVP ladder mga idol, akit baba ang mga players. Wala nga kasiguradahan all throughout the season. Baka mamaya next week ay makita na natin si Giannis sa number 1, si Luka bumaba naman sa number 3. So let's see na lang mga idol sa mga susunod pang linggo lalo na kapag patapos na ang season. Doon na makikita natin at magkakaroon tayo ng idea kung sino ba talaga ang maaaring manalo ng MVP this year. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang mainit na pangalan ni John Collins sa mga trade rumors. Balita ni Shams Ranya na ang Phoenix Suns ay may interest dito sa player na ito. Pati na nga rin ang Utah Jazz ay merong may interest din dito nga kay John Collins. Well, hindi na rin ito bago dahil nung mga nakaraang buwan pa ay itong si Collins ay nasa trade rumors na rin. Open na nga rin ang team ng Atlanta Hawks na sinabi nilang sinusubukan nilang i-trade itong kanilang player. Lalo na nga na dumating pa itong si Dejounte Murray at parang itong team ng Atlanta Hawks ay mas gusto ang duo ni Trae Young at ni Murray kesa nga kay Trae Young at ni John Collins. Kaya nga mga idol sa tingin ko, expected na matrade na nga ito this season itong si John Collins. At ngayon nga ay pag-usapan na natin ang naging sikreto nga daw ng team ng Lakers kung bakit sila panalo laban sa Pistons 128-121 pati na nga rin sa Brooklyn sa kanilang nakaraang game. Ngayon ay meron na silang 2-game winning streak. At sabi nga ni Coach Durbinham, ang sikreto nga daw dyan ay dahil aggressive itong si Anthony Davis. Dahil ngayon laban sa Pistons ay nagtala siya ng 38 points and 16 rebounds. Meron siyang 2 assists, 1 steal at 1 block. Super efficient din siya, 62% sa field. Pati sa kanyang mga free throws mga idol, 85%. Halos similar nga ang kanyang performance laban sa Brooklyn kung saan meron siyang 37 points and 18 rebounds. Yan nga daw ang dahilan, sabi ni Coach Durbinham, bakit nanalo ang Lakers. Nakakakuha na nga daw itong si Anthony Davis ng rhythm sa kanyang paglalaro matapos na medyo mag-struggle nga siya sa umpisa ng season kasama ng kanyang team. Sabi ni Coach Durbinham, the Lakers will go as far as Anthony Davis will take them. Kumbaga malaking parte itong si AD kung bakit mananalo ang team ng Lakers. Kapag nga pinagpatuloy niya itong kanyang aggressiveness, inaasahan ni Coach Sham na patuloy na mananalo ang Lakers. At yan naman talaga dapat ang gawin ni AD. Dapat nung umpisa pa nga ng season ay ginagawa niya na ito. Napilitan lang siguro ngayong wala si LeBron at kailangan niyang buhatin ang team ng Lakers. Pero it's better late than never, di ba? Mas okay na itong si AD ay inumpisa na ang kanyang pagiging dominant sa paint. Kagaya nga nung ginawa niya nung first season niya sa Lakers.